sa mga masasaganang taniman hanggang sa ating hapagkainan. Bidang bida ang gulay na talong! Ayon sa datos ng Food and Nutrition Research Institute noong 2013, isa ang gulay na talong sa nangungunang kinukonsumong pagkain nating mga Pilipino. Sa katunayan nga ay kumukonsumo ang bawat Pilipino ng humigit kumulang 4 na kilong talong bawat taon. Kaya naman, di maitatanggi ang mataas na demand nito sa mga pamilihan sa buong bansa. At para sa marami nating mga magsasaka, ito ang pinagkukunan nila ng ginintuan na pangkabuhayan. Dito sa probinsya ng Pangasinan kung saan nanggagaling ang 30% ng pambansang supply ng talong, maraming mga magsasaka na ang umasenso sa pagtatanim ng malinamnam na gulay na ito. Tulad ni Jojo na may 2 kalahating ektaryang taniman ng talong dito sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Yung talong kasi pag ganitong buwan, lalo buwan ng November, mahal ang talong. Kaya doon naman kami kumikita ng malaki. Pero sa kabila ng kasaganaang kanyang tinatamo, ay isang malaking problema siyang kinakaharap. Huwag! Ang pinakamabigat na problema namin sa talong ay yung nauuod. Lalo pag mahina yung gamot mo, pag ganitong buwan, 30% yung nasisira. Pag yung pinakamatas, yung buwan ng mga February, alos 50-50 na yung nasisira. Napipilitan na si Jojo na gumastos ng malaki para lamang maipsan ang suliranin niya sa mga uod. Ang ginagastos ko sa kada spray ko, ng isang araw umaabot ng 2,000 kada spray. Every other day kami mag-spray. Kaya umaabot din ng kada harvest, umaabot ng 4,000. Kahit pa man malaki na ang kanyang ipinuhunan sa mga matatapang na pestisidyo, nababawasan pa rin ang kanyang posibleng kikitain, lalo na pag nakarating na ang kanyang mga ani sa bagsakan ng Urdaneta, Pangasinan. Yung komersyal na talong, kitang-kita mo na walang butas. Pero pag isiniksik namin sa plastic at itinalay mo, pagdating sa Urdaneta, nainitan, yung walang butas na talong, lalabas dun yung uod. Sa kanyang araw-araw na pagsusumikap sa taniman sa loob ng halos 30 taon, hindi siya napapagod dahil may inspirasyon siyang pinaghuhugutan ng lakas. Ginagawa ko po ito na kuan para sa mga anak ko. Kasi ako hindi naman ako nakapag-aral kasi kulang sa financial. Maliban kay Jojo, isa rin si Ramon sa mga magsasakang piniling itanim at pagkakitaan ng talong dito sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. So nga napilik di tarong ay mula, tahan lang ang mamaminsan iti pa nag-harvest na. Anipod nagmula ka iti tarong, mga 2 bulan kit kagudwa, makaapit ka ti bunganan. Kaya ito no nagapit ka mo tintikon, ti tarong ngayon, makabulan, di mamin inam, mamin pito kang ag-harvest, ti di jay. Ore, adalat, ada di jay igis nga mong pir-pir di iti mula, adalat tamo ti mabati kanya. Tulad ng maraming magsasaka ng talong sa bansa, malaking dagok rin para kay Ramon ang pananalasa ng mga uod sa kanyang taniman. At upang makontrol ang malalang problema sa uod, malaking porsyento ng kanyang puhunan ay napupunta lang din sa pestisidyo. Ti magamit mo ti may isang krapingan, data 40 butilya. Ti pribaton, 40 mo, jemos pilan. Kitinginan na dagi jayin ke, jemos pilan ke, 750, jay pribaton ke, 850 mo, iti per bottles na diya. Sa 15 taong pagtatanim ng talong ni Ramon, may isa pa siyang mabigat na pasaning nakakaapekto sa kanyang kabuuang kinikita. Tigiti dagang mulmulaak ang kumukupan nakibang baki kwalang nakidaga makimulmulaak laay. Gudwa kami, we know 60-40 tibingayan. So nga mas narigrigat, per-per di iti igus. Tapos kikas JP tibingayan, tapos siyempre mamugar ko pa. Siya may maraming pinagdadaanan na problema.
di pa rin siya sumusuko para lamang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanyang pamilya. Hindi lamang ang probinsya ng Pangasinan ang may masaganang ani ng talong sa Luzon. Dahil pumapangalawa ang probinsya ng Quezon sa may pinakamataas na produksyon ng gulay na ito na umabot ng 26 na metrikong tonelada na ani noong 2017. Kaya naman, dito sa bayan ng Chaong Quezon, ang baguhan sa pagsasaka ng talong na si Minandro ay nakikipagsabayan na rin sa kanyang mga kababayan. Nakakapag-ani man siya ng 180 kilos ng talong bawat bitasan sa kanyang 2 hektaryang taniman. Iniinda pa rin niya ang mataas na gastusin upang makontrol ang uod sa kanyang mga pananim. Sa bawat isang drum po ng tubig ay mayroong nagkakatatlong klase ng gamot. Sa bawat pag-spray po namin, yan po ay kada 5 araw ay ini-spray, ay ito po ay umaabot ng more or less din na 5,000 sa lahat na po yun. Pwera po para yung aming ibinabayad sa labor. Dahil nga maraming buhay ang umasenso dito sa bayan ng Chaong Quezon sa pagtatalungan, nainganyo si Oliver na umupa ng lupa at magsimulang magtanim ng talong sa pagnanais na mapaganda niya ang estado ng pamumuhay ng kanyang pamilya. Talagang napakalalat, magastos talaga ang pagdiyay umatake ang mga insekto na mga borer. Napakahirap siyang buksain. Talagang binibilhan ng mga malalakas na lason para mapuksa lang siya. Pero napakalaking gastos. Sa katabi namang probinsya ng Laguna, may mga magsasaka na ring nahumaling sa yamang hatid ng talong sa pamumuhay ng maraming Pilipino. Napagtanto ni Efren na mula sa pagtatanim ng gulay sa kanilang lugar sa Occidental Mindoro ay mas malaki pala ang kikitain niya sa pagtatalungan, kung kaya't naisipan niyang magsimula ng magtanim nito dito sa San Pablo City, Laguna. Pero di niya inaasahang may kakarapin pala siyang mabigat na problema. Ang mabigat naming problema sa pagsaka ng talong ay yung pagdami po ng uod. Marami kasi nasisira ang talong, nabubutas. Ginagawa namin, kada 4 araw, ini-spray namin. Kumpara sa ibang taniman, mas maliit nga daw ang sira sa kanyang mga naaaning bunga. Yun nga lang, ay napapagasto siya ng napakalaking halaga para lamang sa pestisidyo laban sa uod. Naabot kami ng mga 6,000 to 7,000. Tapos sa tao, mga 3,000 plus. Minsan, nagsushort kami sa kinikita. Pero pagpapatuloy pa rin namin para ibig sabihin makabawi kami. Iban kay Efren, isa rin si Mara sa nakikinabang sa masaganang pagkabuhayang hatid ng talong dito sa San Pablo City, Laguna. Profitable yung pagtatanim ng talong, kaya lang swertihan din. Maganda ang nagiging presyo niyan, naglalaro, ganun. Kahit na magsampu lang yan, tubo ka pa din. Kung magbe-20 pa, 30, 40, umabot ng 70, 80, napakaganda. Malaki man ang kanyang kinikita sa pagtatalungan, naaapektuhan rin ang kanyang hanap buhay dahil sa mga problemang tulad ng pabago-bagong panahon at malalakas na bagyo. Pero ang pinaka-major problem dyan, yung mauud ang talong. Lahat na in-experience namin sa isang spray yan, mga 3 gamot, 4, pinag-mix-mix. Mga 30% ang ginagastos namin sa mga gamot, yung sa mga pesticides. Isa rin sa mga nangungunang producer ng talong sa bansa ay ang rehiyon ng Davao. Noong 2017 ay nakapag-ambag ang rehiyon ng 6,000 metrikong tonelada sa pambansang supply ng talong. At para sa diversified farmer na si Bong mula sa Davao City, ito ang isa sa mga gulay na kanyang itinatanim at pinagkakakitaan. So nakikita natin na ang talong ay basic na gulay sa isang tahanan at saka makita natin at mabenta rin.
malaking dagok rin sa kanyang taniman ang pamimeste ng mga mapaminsalang uod. Kaya may mga pamamaraan siyang ginagawa upang makontrol ito. Una, gumamit ako ng organic. No? Tapos, kalaunan, parang hindi na siya yata matablan, gumamit na rin ako ng insecticide at saka mga pesticides. Huwag hindi mo maagapan yan. 100% na damage yan. Dahil sa gasto sa mga pesticidyong ito, apektado ang kinikita ni Bong. So, sa intervention natin ngayon, kaysa malugi ka, so gumastos ka talaga ng mga 25 to 30% of our income papunta doon sa chemicals. At para sa veteranong magsasaka na si Roger mula sa Kapatagan, Digo City, Davao del Sur, may tuturing ang isang gintong pananim, ang talong. For lowland areas, ang talong is the most prolific nga vegetable. Kay ang talong, dugay man siya good madugnas. Ang imong standing plants, dugay mamatay, so dugay ka magkambyo. That's why ang mga farmers prefer to plant eggplant rather than other variety of solanaceous plant like kamatis or atsal. Kaya naman upang matulungan ang mga Pilipinong magtatalong mula Batanes hanggang Hulo sa kanilang problema sa mapanirang uod at sa masamang epekto ng paggamit ng mga pestisidyo, nagsumikap ang ating mga siyentipikong Pilipino sa University of the Philippines Los Baños Institute of Plant Breeding na bumuo ng isang makabagong pinhi ng talong, ang Bacillus thuringiensis talong o ang Bt talong, na may tagline na resistensya laban sa mapaminsalang eggplant fruit and shoot borer. Hindi na kailangang gumastos ng malaki para sa mga matatapang na pestisidyo dahil atin ng binigito ang diyamak na mas mataas na aning walang sira at mas malaking kita para sa ating mga Pilipinong magtatalong. Ako 100% na gusto ko nang mailabas yung Bt eggplant. Talagang mababago yung Bt eggplant ng buhay namin magtatalong. Kasi nga, yung ginagastos namin sa gamot, imbis na mapupunta sa sealer ng gamot, mapupunta sa amin yon. Madali natin sila mahihikayat na hindi nakakalason yung Bt talong. Kasi ito nga ang mga talong na ipinuproduce namin, napakaraming pesticide. Ito pa kayang Bt talong na mas walang pesticide na gagamitin, kundi halimbawa yung mga abono na lang, malaking yun, mas maganda yun kasi ito may mga pesticide, mga kung saan ang gagaling ang lason. Sa akin, mga sa lahat ng mga magsasakang katulad ko, sana suportahan ninyo ang pagpalaganap ng Bt talong kasi yan ay malaking tulong sa isang nangangailangan na tulad ko. Malaking katulungan sa aming mag-aalaman pagkagayon ay dahil hindi na po kami mag-iisip na kung ano-anong mga insecticide ang aming i-apply sa aming mga laman. Di na rin tatablan ng uod, edi lalong lalaki ang kita at lalong lalaki ang ani, makakatipid pati. Kaya nga inaabangan namin yun, sana gobyerno natin ginagamit na ito ng ibang bansa. Bakit tayo hindi pa gumagamit nito? Kung meron ka lang maibigay sa akin ngayon, itanim ko na. Naragsakak talaga rumwar dahi tanga kwa dahi tanga bukol ti tarong tano kasta ke hanlang asiksi kami ti agmula. Ado pa iti mang tulad no talaga makita da nga nasaya at laki din. If I will look at this project, I will look at the benefit to the farmer more than anything else. And I'm looking at a Filipino farmer. And how many of us nga Filipino farmer doing this? Minus sa insecticide, dili pagibo mga matay sa hilo. You can just imagine ang talong ginatuslo sa formalin or ginatuslo sa lanit para mamatay itong ulod sa sulod. You are not going to do that kung naanak kay Bt talong. Thank you.